Nanawagan ng tulong ang isang 11-anyos na batang tinubuan ng malaking bukol sa mukha. Mula pa sila sa Palawan at dadayo pa rito sa Metro Manila para sana magpagamot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang ina ang nananawagan ng tulong para sa kanyang anak na may malaking bukol sa mukha. Ang bata hirap ng huminga, kumain at hindi na nakakakita ang isang mata. Siya si Justine, 11-anyos, panganay na anak ni Sharon at Michael. Kwento ng kanyang ina, Mayo ngayon taon lang nang mapansin niya na may tumubong parang maliit na pigsa sa pisngi ng anak. Naging mabilis daw ang paglaki ng bukol at nitong nakaraang buwan lang, tuluyan ang natakpan ang kanang mata ni Justine. Nagainda na rin po rin siya sa akin po na nagakirot na daw po yung mukha niya. Parang hindi na po siya nang sakit sa bandang mata niya. Hindi na siya makakain ng matitigas po. Yung kinakain niya, medyo malalambot na lang po na pagkain. Hirap po sa maghinga. Kaya subunga nga niya lang sa naghinga po, ma'am. Hindi pa malinaw kung ano ang sakit ni Justine. Kinakailangan niya pang sumailalim sa mga test para malaman kung cancer na nga ba ito. Hindi kasi natin alam kung ano yung bukol mismo, ano yung mismong biopsy niya. Suggestion talaga doon is to do an incision biopsy. At the same time, we have also done our craniofacial CT scan or pwede rin MRI. Then we will know the extent ng bukol and anong klase siya na cancer para magawa natin ng treatment option or management. Taga Puerto Princesa, Palawan sila Sharon. Pero kinakailangan nilang pumunta ng Maynila para ipagamot si Justine. Tinapat daw kasi siya ng doktor na hindi na kayang magamot ang anak sa Palawan. Kailangan nang tanggalin yung buong area dito sa may face kasi nga nakipansin natin dun sa picture parang lumabas na sa skin or sa balat yung mismong bukol and yung sa skin. So tatanggalin siya lahat. So ang magiging reconstruction niya is kukuha ng ibang balat na may laman sa parte ng katawan ng bat. Yun yung ipang tatapal dun sa face ng patient. Paalala ni Doc, kapag may napansing bukol sa mukha o sa katawan, dapat huwag baliwalain para hindi na lumala at maagapan pa ang gamutan. Wala raw choice si Sharon kundi iwan ang tatlo pang anak. Kahit bang kanyang bunso ay 1 taon pa lang. Sa July 8 na ang kanilang flight. Bukod sa first time nila sa Maynila, wala rin daw silang kaanak na mapupuntahan. Wala talaga kami po mga tutuluyan na kamag-anak namin kasi wala rin po kami kamag-anak sa Maynila. Pinupublikado po yung panggastos namin doon saan kami po to. Nalagan po ako na sana po matulungan niyo po kami. Wala rin po kami. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.